Welcome sa inyong tanan. It's tama, Jekong time. So mag-review ta karon. Mag-review ta about isa ka mod from SOB Philippines. So bago ta magsugod is shout out sa diay kay Donski Corpin. So sa mga gusto magpa shout out, comment mo sa baba. Comment shout out para i-shout out na ko ang inyong mga pangalan sa sunod na ko na video. So balik ta sa tuwang i-review. So katong diingon is from SOB Philippines. Mao ni siya ang Soap Emperor. So ipakita na ko ng ihang box. So kani siya na style is naka-box. Usually sa SOB is katong pouch na black ang ilang style. So kani siya is clone. So ipakita na ko sa inyo ha, na inani ang iyang itsura pag purchase na ko. Black siya na karton. Tapos ito siyang i-open, kita ninyo. So sa sulod niya is naka bubble wrap siya ang Soap Emperor. So muna siya ang Soap Emperor. So kani siya na klase is POM ang iyang made. Tapos ang iyang mga bakal is stainless steel. Tapos ang iyang mga connections or bottom cap is copper. Tapos ang iyang pong 510 pin, adjustable 510 pin is copper sad. So ang iyang firing switch is made of Ultem. Sa iyang harap is makita nimo ang iyang logo sa SOB. Tapos sa likod is ang nakasulat na Emperor. Huwag ang iyang serial number CAL 2990. So makita ko din niya is na siya yung mga design diya na laglum kayo na pagka engraved. Tapos napod siya yung mga bangag-bangag dira sa gilid at ipod sa likod, lusot-lusot siya. So guwapo siya na klase kay ma-prevent yun niya ang battery na dili siya mo init. So itry na to siya o disassemble para makita ninyo ang sulod. So mapansin ninyo ay ang iyahang mga screw is Phillips screw type sa taas o sa baba. So itry na to siya open. Ang galo na to, disassemble na to. So tanan-tanan is upat kabok ang iyahang screw. So mga ni siya sa taas na part. Ang iyahang pang connection is copper. Ano siya? Bugat siya kay stainless. So sa ilalog na pod. So muna siya sa ilalong. Muna siya ang iyang bottom cap. Duha na siya kabuhok. So isa lang kabuhok ang gitanggal para makita na ninyo ang iyang itsura. So di kayo siya baga. So makita ninyo diya sa taas ang iyang 510 pin. Adjustable type siya. So kailangan siya o flat screwdriver para matanggal ninyo siya. So itry na siya tanggal. Mamuni siya ang iyang 510 pin copper. Tapos ang kaning sayang firing switch is kung gusto niyo sa tanggalon, kung gusto niyo tanggalon is counterclockwise. So mamuni siya ang iyang firing switch na made of Ultem. Tapos ang sa ilalom niya is brass. Tapos ang iyang spring. Okay lang ang iyang kagahi. Tapos sa sulod niya is makita ninyo ang iyang
firing pin, ambot kung matanggal ba na siya, maglisod siya tanggalon. Maglisod siya tanggalon, so stay lang siya dahil sa sulod, di siya matanggal. So sa sulod niya, sa ilalom is makita ninyo na siya ay duha ka buhok di ano murag screw pagyud na naka flat screw type, so i-try na to siya og tanggal. Ibasig mo ni siya ang nag prevent na matanggal ang kaning iyang mga connection. So, pag matanggal ni mo ang iyang isa ka screw sa sulod, is matanggal po itong sa iyang firing switch. So, natanggal na na ko siya. So, umupon niya ang iyang firing pin. Baga-baga siya na copper. Muna siyang mag-connect sa iyang mismong connection dito sa sulod. Sa iyang brass. So, sa pikas na side, isa itong sa 510 pin. Pwede itong tanggal. So, mauna siyang sa 510 pin na side. Yung connection. So, mauto siya ang pag-disassemble sa sub-emperor. Medyo lisod siya pag disassemble kay daghan siyang mga connections or mga bolt. So, at least nakita na ninyo ang pagtanggal. So, kabalo na mo kung saan pag-disassemble kung gusto niya limpyuhan. So, ako siyang i-assemble og balik kay para masturyahan na to ang about sa sub-emperor mod. Tip lang day, kung unsa ninyo pagbalik sa iyang firing switch na side, katong naay part niya na brass plus katong iyang firing pin, is idungan nimo siya og sulod daan diri sa iyang part na kung asa ang iyang firing switch. So isulod niyo sa daan kay sa kaning brass niya na part is na diha ang iyang thread na kung asa mo connect tong kaning murag bolt niya na copper kay para magunit sa iya dito sa sulod. So moto siya, tip to siya, isulod niyo siya una. Tapos ang katong bolt niya para mo thread siya sa sulod. Isa pa ka tip, pag once masulod na to ninyo ang iyang bolt itong sa ilalong itong sa iyang firing switch, is pagsulod ninyo sa katong iyang spring tapos pagbutang ninyo sa iyang mismong firing switch, is dapat na mo'y ibutang sa sulod na pangbangil katong sa iyang firing pin kay musabay siya og sulod. Pag once ipislip niyo ang firing switch, so dapat naamoy papugong sa sulod okay, para matread ninyo siya. So nataod na ako siya ang katong sa iyang firing switch. So muna siyang iyang pin sa sulod, muna siyang mag-connect diri sa iyang copper na plate para mag-fire ang inyong atomizer. So, moto siya ang pag-disassemble sa sub-emperor na mod. So, itry na to siya butang og atomizer kaya para matest fire na to. Tapos, butangan na to siya og battery. So, kanina siya na type is series type ni siya na mod. So, dapat 2 gig ka battery inyong gamiton. Dili siya pwede mo fire og isa lang. Dili siya pareha sa parallel na mod. Parallel type na mga mod na maski isa lang ka battery inyong gamiton is mo fire gyapon siya. So, series type, 2 ka battery niyang gamiton. So, ako ang gamiton karon is AWT na red. So, kanisa, recommended po na ako niya sa mga beepers dia. Proven na po na ako ni dugay na kanisa sa kuha na mo na battery. Siguro mga 3 years ka pin na siguro niya sa kuha. So, kad sa katong pag dati pa na ako na mag-beep. So, mura gina akong ginagamit. Basta dual bat ako ang mod. So itayan to siya gamit ng kaning AWT. So series, sa pikas is positive ang taas, sa pikas is negative ang sa taas.
test fire gamit ang Karma RDA, RDA mode siya. So responsive juga yang firing. So mo to ang yang test fire. So di lang ko mag cloud check ani kay wala pa ko nakabutang og cotton. So test fire lang tataman. Pros and cons sa Sob Emperor. Yang pro, unahon na tong yang pro. Power gini siya na mode kay series type siya. Tapos gwapo po ang iyang gwapo ang iyang design niya. Astig siya porma. Yung mga engraving is laglum kayo. Yung design pod ayos pod siya. Tapos ang iyang firing switch na naka-ultem to prevent sa pag-init niya. So pro siya. Tapos ay ang mga contact pins nga made of copper. Pati sa iyang bottom cap copper. So pro siya. Kanisya na type is stainless steel ang iyang kaning uban part niya na bakal. Iwas siya sa pag-maintain na maglimpyo. So good po siya, pro gya po ni siya, kanisya na klase. So kato sa mga brass, okay po to siya, pero usually magsigay yung maglimpyo ato kay mo fade ang iyang color. Kung na copper ato, mag-maintain gya po mo ato. Tapos sa iyang mga kaya mga screw pod na stainless type pod ang ilang gigamit. So pro gyapon para sa clone. So sa cons niya, kato siya kay tungod series type siya, dapat duha gyud yung battery. So dili pwede na gamitan yung isa lang. Kung okay lang ito kung parallel type siya, kay pwede siya gamitan niya yung isa lang ka battery. Tapos cons pod niya, katong mga daghan mo og screw na tanggalon bago ninyo ma-disassemble gyud tanan. So dito sa sulod niya is napa siya duha ka buhok bolt na naka-connect pod diri sa yang mismong 510 na pin ug sa iya pong nag-connect pod diri sa yang firing switch. So naa po isa ka bolt dito na magunit sa iya. So medyo kote siya pag disassemble aning Sob Emperor. Tapos tama de sa iyang pro po de sa iyang firing switch niya is guwapo siya kay dili kay siya gahi gyud. Tama-tama lang siya sa kamot na mapislit ninyo is fire na siya. Tapos pro po na responsive kayo ang iyang firing. So nakita niyo ganina is every switch na ko sa firing switch is mo siga tong iyang coil. So moto siya ang pros and cons. So kung i-rate na ko siya from 1 to 10 is matag na ko siya og 9 kay katulad ang pag-disassemble lang ani niya is lisod siya kung maglimpyo mo sa iyang mga contacts. Tapos moto 9. So ma-recommend po na ko ni siya sa inyong hadya, pero sa mga beginners ayaw lang sa moog sugod yung series type. So kani siya pang expert lang siya na klase. Okay. In case na beginners mo, tapos mabaliktad din yung butang ang battery, madungan din yung butang na pareha siya positive ang sa taas or sa baba, diya sigurado buskag dyan din yung mode ana, basig appeal po yung kamot. So ingat-ingat lang po sa inyo ha. So kung kursunada gin mo mga beginners or studies anin yung inyong mode bago mo mo gamit. So mga wala pa nag-subscribe, so subscribe na mo sa baba. Tapos i-click ninyo ning bell na notification kay para ma-notify mo kung nanapod ko yung bago na videos na i-post. Tapos kung gusto pa po mo matanaw sa akong uban na mga videos, i-click lang niyo dito na side sa Picas. So nadi atanan ako mga videos about mod, RDA, RDTA. So pili lang mo di akong sa inyong gusto tanawon. So muna ang ato ang review karong adlaw, and kita-kits sa sunod na mga videos nako. And J Kong time is out.